So, yo, what's up? Welcome back ulit sa ating YouTube channel, Sir Edu nga po pala from Sir Edu TV. So, thank you so much sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagla-like, nagko-comment at nag-share ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat, ano? So, yun, paalala ko lang po sa inyo yung raffle natin dun regarding dun sa DBX EX4000 Exciter Unit, ano? Paparaffle natin yun pag umabot tayo ng 10,000 subscriber, ano? Papadala natin to door-to-door. Wala kayong babayaran na kahit piso. Basta mag-like lang kayo, mag-comment, mag-share ng ating mga videos. And syempre dapat naka-subscribe kayo. Baka yun yung mechanics ng ating game pag umabot tayo ng 10,000 subscriber, no? Ayan, so thank you so much po, ano? So bago, wag na natin itong patagalin pa. Our video for today is all about the sa B3 U15A active speaker din dito sa ating legendary Crown PLX15, ano? Ayan, pagko-compare lang yun natin yung tunog nila, comparison ng itsura at nung tunog nila, ano? This is a active speaker and this, ito naman po ay passive speaker. Ayan. So ayan, lapitan natin sila. Ayan. Kung makikita natin sa horn, mas wide ang horn ng PLX compare dito sa ating U15A. Tapos yung screen niya is, screen ng Crown is diretso siya. Mula taas hanggang baba dito, ang may screen lang is yung kanyang woofer, ano. Tapos ang port niya, exhaust, ito, left and right sa bandang taas. Ito naman sa bandang gitna. Ayan. So, ayan. Puntahan natin sa likod. Ayan, sa likod naman nila, dito sa U15A, makikita natin dyan yung module, ano. Thank you pala kay Sir Victor Jansuba sa pagpapahiram sa atin itong U15A, ano. Ang mga gamit niya is B3 lahat. Ayan, so yan, ito po yung kanyang module dahil active siya. Dito naman sa ating Crown PLX15 is wala siyang module dahil power amp yung gagamitin natin sa kanya, ano. Sa ating palang testing, gagamit tayo ng Hoson, ayan, Joson Spider 8 mixer, 8 channel po yan. Kung di nyo pa napapanood yung review natin dyan sa mixer na yan, goods na goods po yan, pati yung mga effects po yan, meron tayong review nyan, ano. Tapos ang gagamitin natin na power amplifier para sa ating Crown PLX15 is syempre yung lagi natin ginagamit, the Tosunra BL800. So yung volume nya is malapit lang sa gitna. Tapos yung ating B3 U15A ay dito, nakagitna lang siya. So, bakit magkaiba yung kanilang volume, ano? Kasi mas malakas yung nagiging input na yung output nito. So, bago ko sila binidyo, tinesting ko, pinagpanday ko muna yung tunog nila, ano? Para mas ma-differentiate natin. Kasi pag nangyari, mas malakas itong passive. Siyempre, magmumukhang maganda yung tunog ng passive, ano? Ayan. So, pinagpantay natin yung level nila. Ayan. So, yun. I-stand lang natin yung ating camera and then i-ready natin song natin, then go na tayo sa ating soundcheck. Ayun, ano, bago natin umpisahan to, remind ko lang kayo na gumamit po kayo ng headset para mas mapag-compare natin ng mas maganda yung tunog nila, no. Dito sa video na to, yung tunog lang nila yung i-compare natin, hindi po yung intensity or yung lakas nilang dalawa. Siyempre, given na B3 to, alam natin na mas malakas to pagka for example, pang outdoor or sa mga event, mas malakas talaga to, mas buo yung tunog nito dahil ito ay active speaker na may at branded pa siya. Ito ay Crown lang, ano. So dito, pagko-comparein lang natin yung tunog nila at the same level. Ayan. So play na natin yung ating music and gamit kayo ng headset. Umpisahan natin sa Crown PLX15. Crown PLX15. Ilibat natin sa B3 U15A. Okay, balik natin sa Crown PLX.
So lipat natin sa U15. Okay, lipat natin sa Crown PLX. So yun, ano, okay, next song tayo na tapos na yung ating first test na music, ano. Gamit kayo uli ng headset para mas mapakinggan nyo yung music, ano. So kung meron na kayong mga komento dito sa ating video, comment nyo lang sa baba and may suggestions kayo. Then next na tayo ng ating testing. Play na natin yung music. Umpisahan natin ngayon sa U15A. Oh, yun, ano, final testing tayo. Doon tayo sa reggae drummer naman, ano, yung lagi nating tinetesting. So, standard lang yung mga ginagamit natin ng mga music sa iba-ibang mga videos natin para mas ma-differentiate nyo yung mga iba't ibang klase ng speaker na ginagamit natin, ano. So, ayan, gagamit ulit kayo ng headset para dito sa testing ng ating reggae drummer 1. So, umpisa natin sa Crown PLX-15. So, play na natin yung ating music. Lipat natin sa U15A. Okay, lipat uli natin sa Crown PLX. Lipat natin sa Crown PLX. Okay, back to U15A. No, na-testing na natin sila sa iba't ibang klase ng music. Itong active natin na B3U15A. Thank you very much, Brother Victor Jansuba, sa pagpapairam sa atin ito ng Pats Mobile Pro Lights and Sounds. Maraming salamat, Brother John Victor Jansuba. Tapos itong ating Crown PLX-15. Ano, ito, legendary to. Talagang ayaw ko ng ibenta to. Dati, pinagpaplano ako ibenta to, pero yung kumbaga, yung application niya is
napaka-wide. Ang okay na okay siyang gamitin. Yun nga lang ang problema sa kanya is passive siya, magdadala pa ng power amplifier na napakabigat. So, yun ano, comment niyo na lang sa baba kung ano yung mas prefer niyo tumunog sa kanila, kung ano yung mas magandang tumunog sa kanila, ano. Own preference, malakas yung bass nitong U15A. Ayan. Tapos ito naman is yung tweeter niya, mas labas na labas yung tunog. So sa passive kasi depende yan sa amplifier and the processor na gagamitin nyo. So depende na lang din yan sa setup nyo. So dito naman is ginagawa nating fair yung mga speaker natin ano, sa pagko-comment natin. So ito kasi is for professional use. Talagang B3 U15A legendary po yan. Bata pa lang po ako, nakakakita na ako niyan, U15A ano. Sobrang lakas po niyan. Ayan. Ayan po, pwede po yung stand-alone. Ito rin naman po, pwedeng stand-alone speaker kahit walang sub pwede. Kaya lang may dala kang power amp. So, comment nyo na lang sa baba kung ano yung mas nagustuhan yung tumunog sa kanilang dalawa. So, hanggang dito na lang yung video natin for today. So, thank you so much for watching. And see you on the next vlog.